Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng BMEG Integra. Laking Integra, laking panalo. Mga Kapinoy, kapiling natin ngayon ang tanyag na Esculin Brothers ng Roja City sa Capiz. Sila po ngayon ay iniidolo sa mundo ng game fowl breeding. Marlon and Martin Esculin, welcome to Esculin Pinoy. May mga kaibigan ako na may farm din, tapos may mga partner sila. Pero po, eventually po, nagkakahiwalay sila dahil yung isa gusto breeding, yung isa gusto laban. Kahit po kami magkapatid, hindi kami nag-isang farm kasi meron po akong gustong gawin. Meron din siya pong gustong gawin. Kaya po, nagkanya-kanya kami diskarte. Pero yung bloodline po namin, it's the same. The same. Sweaters, the roundheads, yung gray, except for the hatch. First of all, dapat medyo malawak yung ano mo, yung cord area. Distance from tipi to tipi, malalayo. Mga 21 to 22 feet. Sa mga sisiw, bibigay kami ad libitum. Pakonti-konti lang, every 2 hours ganyan or every 3 hours. Hindi yung babad na babad. Kami po, sinusunod po namin yung specs nila sa feeds, sa Integra 2000, from 60 to 90. Isa pong sign na yung sisiw natin may sakit is pag yung sisiw ay malungkot, merong nararamdamang masama yan. Natural sa sisiw na talagang maano sila eh, maligalig eh. Kahit po matulog ako ng alas 9 ng gabi, o alauna na madaling araw, nagigising po ako ng alas 4, automatic po yan. Tatakbuhin ko 30 kilometers away from main farm. Pupuntahan ko range area. So pagdating ko po doon, yung mga sisyo, yung palang time na bababa sila galing sa roost nila. Sa akin, pagkita kong nagmumolt na nag-start na magmolt, paliguan yon hanggang mag-molt na, nasa cord lang siya, walang hawak-hawak para hindi ma-damage yung mga feather follicles nila kasi masyadong sensitive yan eh. Sa akin po, pag nag-start mag-shed, is binababa ko po yung protein ng intake ng manok. So that's why po yung BMEG po, full line yan. Diyan makaka-adjust kayo when it comes to molting. Magsi-shed sila, ito ang papakain. Pag natapos sila ng shed, then yung nag-grow na yung feathers nila, ito na naman tayo sa itong pakain na to. So, malalaman po ninyo yan dun sa mga technician natin sa BMEG. Pagdating dito, ang unang tatanungin, anong feeds ang ginagamit mo? Hindi po, sasabihin namin, yung ginagamit na Integra 3000, magpapabili na po yun dun sa farm nila. Para po, pagdating ng stags doon, hindi ka agad mapuwersa. Kasi po, double stress eh. Kabiyahe. Tapos, papakainin ng ibang feeds. Stressful po masyado sa stag. Po ang maganda na sa BMEG. Hindi po nagsasawang gumawa ng magandang feeds. From time to time, nag-upgrade sila. Constant research ang BMEG. Itong Integra Power Max 1 is with ProWin Nutrition. Tama-tama po, labanan ng stag. Pwedeng masubukan na. Para kami, para mag-update, minsan na nag-ano kami, nagpa-farm visit sa ibang mga breeders. So kung meron silang magandang ideas dun sa farm nila, ina-adapt namin sa farm namin. Yung mga breeder po, yung mga magkakaibigan naman po yung mga breeder eh. Yung manok lang po ang naglalaban.
nagpapasalamat po kami sa BMEG sa pagsuporta po sa amin sa mga sa technical, sa nutrition. Nutrition, sa pag-agabay po sa mga expo. Marami pong salamat sa BMEG at natulungan niyo po kami ng malaki. Importante po na naiintindihan kayo ng asawa niyo kasi pag hindi po kayo naiintindihan, eh araw-araw po kayo nag-aaway niyo. Papasalamat ako sa wife ko, kay Karen, para sa support na binibigay niya sa akin sa pagmamanok ko. Kung hindi sa manok, hindi kami nagkita. Mga kapinoy, dito po nagwawakas ang ating segment at nagpapasalamat tayo kay Marlon. Thank you, Martin, for sharing your success story sa ating mga kapinoy na sabong aficionados. Ako si Francis Cardona, mula dito sa Roa City Capiz, kasama sina Marlon and Martin, ang Esculin Brothers. Nagsasabing, bilis asenso sa BMEC, asenso Pinoy, asenso Pinoy! Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng BMEG Integra. Laking Integra, laking panalo.